lang sa kabila si ano si Secretary Silvestre Bello III ng Department of Labor and Employment ng DOLE. Secretary, magandang umaga po. Abayan, magandang umaga po. Pasensya na kayo, medyo paos. Oo nga, hindi na nawala yung kuwan ng boses nyo. Anyway, opo. Magluya kayo. Opo. Eh, tuloy na ba gawin itong ato? Endo natin? Tuloy na po. Na-publish po nung Sabado yan. Okay. Kaya kabayan, after 15 days, that's okay. To expect po. Opo. Opo. So, ano hong nabago? Dahil, siyempre, di ba, ina-ice-ice pa natin ito simula nang i-announce ni Presidente ang endo? Opo. Yung ano po dyan, yung ang importante po dyan, ay ginawa namin fundamental ano, principle na bawal ang contractualization. Okay. Except, yun, may exception. May exception. Ng uri ng negosyo? Oo, uri ng negosyo. Okay. At kahit yung pinahintulutan talaga ng batas, may mga batas tayo, kabayan, opo, na nagpapahintulot ng contractual arrangement. Okay. O yan, doon pinapayagan ng ating batas at doon sa nature ng business na pwedeng i-outsource ang empleyado. Okay. Oh, okay. Yun, yun po ang nakatagay dyan sa aming department order. At yan ang tinatanggihan ng labor. Oo, nung labor group. Kasi total prohibition daw. Opo, opo. Ano ba hong kinatatakot doon kung total prohibition? Eh, hindi naman pwede yan, kabayan eh. Dahil may batas eh. Kung gusto nila ng total prohibition, eh, palitan nila yung batas. Puntahan nila yung Kongreso. Kongreso, oo. Pending bill doon. Okay. House Bill number 444 na provide that total prohibition against contractualization. Oh, hintayin natin munang ma-aprobahan yun. Oo, pag pumasa yan, ako mismo mag-implement. Oo, pero pa ngayon, madadali naman kayo pag in-implement ninyo. Lalabag kayo sa batas. May mga batas kasi na nagpapaintulot, kabayan eh. Opo, opo. Eh, pinagpipilit ni Congress, former congressman pa naman, ngayon labor leader, di rin eh magtubo na meron daw kong kapangyarihan. Eh, sabi ko, pag-aralan mo mabuti ang batas. Oo. Huwag padalo-dalo. Oo, hindi. At saka may kapangyarihan kayo. Pero kahit pa kay Secretary ng Labor, limitado ang kapangyarihan din ninyo. Opo. Sa ilalim pa rin ng batas ang dapat. Tama. Ayun. Po yun. Okay. Okay. So, anong nabago po sa endo? I mean, yung bang mga, kasi inaangal ng mga nakakausap ko sa endo. Opo. Eh, unang-una, wala silang nikatiting na benepisyo. Wala silang natatanggap. Pwede ba daw na endo nga sila, pero meron man silang benepisyo. SSS, PhilHealth, ano pa ba? Pag-ibig, yung mga ganyan, no? Kapayan, actually, bawal yung endo eh. That is prohibited by law. Oh. O kaya hindi dapat inaano yan, pinapractice yan ng mga employers. Bawal yan. Hindi, pero may endo mga pinahintulutan sa ilalim ng batas, pero selected ng mga kumpanya? Ah, hindi. Talagang bawal po yan. Bawal talaga? Oo, talaga. So, ano lang pinapahintulutan, no? By law. Yung pinapahintulutan ng batas, yung allowable contractual arrangement, like security guard. Mm-hmm. Yung mga security guard, pwede mong i-outsource yan, kumuha ka sa ahensya. Okay. Pero yung mga gwardiya, empleyado yun ng agency. Natuloy na yun. Yung mga ganyang yung mga contractual, empleyado ngayon ng agency. Agency po. Contractual lang saan sila? Doon sa? Sa principal. Yung kumpanya. Yung kumpanya, opo. Ito yung tinatawag na trilateral arrangement. Yan ang ayaw ng labor. Gusto nila Diretso. Employer-employee, walang kontraktor. O, paano yung mga, what do you call this, mga janitor? O, yan din. At pinahintulutan ng batas din yan. Maliwanag po sa batas niyan, allowed yan. Dahil kung ikaw, kabayan, ang negosyo mo ay eskulahan. Oo. Eh, hindi naman kailangan sa negosyo. Hindi directly related to your business yan eh. So, pwede mong i-outsource. So ibig sabihin niyan ay meron pa rin silang security of tenure? Opo, meron 'yan. Doon sa agency. Opo, sa agency. Yung pino-propose nung nung mga agencies natin yung win-win solution nila. Mm-mm. Na wag na kayo matakot kahit na kami ahensya lang.
kami ang magiging employer nyo. Yon. Oo, doon na. Lahat ng benepisyon. Yon, doon na, doon na. Sa agency. Oh, hindi sa principal. Opo, opo. Oh. So ano-ano lang ang papel ng principal para dito sa mga janitor, security guard, at ilang pang under ng contract? Oh, babayaran lang in accordance with the service contract, yung sweldo ng ano, yung service contract. Oo. Mm-hmm. At yun namang ahensya, babayaran niya yung kanyang empleyado. Okay. Yung kita niya doon, yung service fee. Ganon. Opo. At kung ayaw na ng principal yung security guard o kaya janitor, pwede niyang is-request sa agency na ayaw na niya, palitan. May problema tayo dyan. Oo, palitan. Ganon. Pero yun lang ang nababanggit natin, security guard at saka mga janitor. Pero marami pa ho yan. Ang dami po yan. Oh, ang dami pa yan. So, isa-isahin na lang yan. Sa kwan naman, sa yung mga seasonal employees, ganun din. Yung seasonal employees, pwede i-contract out. O, halimbawa, sales girl. Pasko, yan. May sales girl ka. Yeah. Mga 100. Pagdating ng season, halimbawa, enrollment. Pasko, kaya Pasko. O, Pasko. Ang daming dadagsang customer mo, kaya dadagdag ka ng sales girl. Yun, pwede mong i-outsource. Mm-hmm. O, pagkatapos ng season, pwede mo nang terminate ang services nila. Oo. Ay, paano ngayon doon sa mga mall? Ireregular na rin ba ang kanilang mga... Sales girl. Oo. Eh, dapat kabayan, hindi lang ireregular, dapat regular sila eh. Oo nga, hindi nga. Hindi naman ireregular. Marami doon ang 5 months lang. Yun ang dapat hinuhuli namin eh. Mm. Oo, ang dami na akong nahuli, kabayan. Bagong-bago lang, nakakatawa ka eh. Ang negosyo niya eh, yung magtataho, gumagawa ng tokwa. Naisumbong lang sa akin nung manikurista ko. Na? Sabi niya, sir, eh, yung boyfriend ko, ang sweldo niya eh, 230 lang. Oh. Oo, sabi ko, bigay mo sa akin ang pangalan ng employer. Oh. Oo, pinabisita ko. Oh. Oo, nung nakaranling ko, na magpa-manicure ako, sabi niya, sir, binigyan na ng tamang sweldo, 491 na. So, marami hong irregular na mga shopping mall, ang mangyayari yan. Opo, kailangan nga. Ngayong meron po kayo nalalaman, kabayan, ng mga ganyan. Hindi, unahin natin yung mga malalaki. Opo, yun. Nangako naman sila. Nangako naman sila. Irregular nila. Without naming name, alam naman natin malalaking mall, di ba? Opo, ayan, opo. So, pero sila, babantayan namin yan, kabayan. At saka maraming magsusumbong dyan dahil marami silang employer. Pero ang sabi ko ng mga employer, eh pag ni-regular yan, that doesn't mean madadagdagan ng employment. Baka mabawasan pa kasi halimbawa, yung shopping mall, halimbawa lang, 100 ang kanilang mga contractual. Okay. Yung 100 na, hindi naman 100 lang yan, marami pa. Eh, i-regular mo ngayon, baka kakabawasan pa dahil regular na sila, another beneficio yun. Kabayan, maniwala ka ba naman sa yung paliwanag na yan? Kumikita naman, sila at kaya sila kumukuha ng sales girl dahil kailangan nila yung sales girl. Hindi naman pwede wala. Ano asikaso sa negosyo, sa benta nila. Baka nakawilat ang benta nila kung walang sales girl. Okay. Hindi naman niniwala. So, Secretary, may listahan naman kayo ng mga pinahintulutan yan, ano? Opo, opo. Okay. Katunayan nga, kabayan, within the next few days, magki-create na ako ng regional inspection team. Okay. Sige. Para walang gawin kundi tingnan ngayon yung paano susunod dito sa department order. At dahil kulang kami sa inspector, dahil alam mo, kabayan, we only have 500 labor law compliance officer. Okay. O ang ini-inspect namin mga almost 900,000. Nako. Oo, kaya ang ginawa ko, nakiusap ako sa labor. Sabi ko, kayo, mga miyembro, no, pwede kong i-deputize para sila yung magiging inspector namin. Kala ko, ikukuha kayo ng mga contractual na inspector. Hindi contractual. Seasonal. Kabayan, hindi contractual yan kasi walang bayan. Walang bayan. Kaso mga interview naman kasi para sa kanila na rin yun eh. Okay. Saka hindi naman, para patas naman ang laban, kukuha rin ako ng miyembro galing sa para mabalanse natin kung mamay sinisiraan lang. Anyway, Secretary, kukuha na lang kami ng listahan ng mga pwedeng i-kontrata yung labor.
Hanap na lang kami para sa guideline. Doon sa batas, doon sa department order, kabayan. Ayun, kukuha na lang mo kami. Yung prohibited. Okay, pakuha na lang mo namin. Thank you very much, so, Secretary. Salamat din po. Alaga niya ang boses niyo at marami pa kayong sasabakan salita. Salamat po. Good morning. Salamat po, kabayan.